Sa video po na ito, mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit si manual mode, ano? Kung kayo ay naka-automatic na mga sasakyan. Lalong-lalo na po ngayon sa mga bagong labas na mga sasakyan ngayon na mga naka-automatic na. So, karamihan po ay naka-manual mode na siya, ano? Mayroon siyang manual mode. So, ngayon, paano ba ginagamit si manual mode? Saan ba ginagamit ito? So, yung mga kaibigan, ano, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung tamang paggamit niyan. Para saan ba yan? So, usually mga kaibigan, si manual mode, ginagamit talaga yan kung sakaling kunwari ay paahon or palusong yung sitwasyon ng kalsada, mga kaibigan. So, say for example, medyo paahon, tapos hindi kaya ng drive, ano, yung normal na gear. So, pwede po natin siyang iselect sa manual mode. May makikita kayong plus minus dyan sa gear selector. So, ibig sabihin ng mga kaibigan, dagdag bawas lang ng mga gear yon. So, ang sasakyan natin ngayon, mga kaibigan, na gagamitin natin ay Toyota Vios. Ayan. So, sa mga naka-Toyota Vios po dyan, so, pwede nyo po itong panoorin dahil makakatulong po ito sa inyo, mga kaibigan. And syempre, pati dun sa mga ibang mga brand, so, halos para-pareho lang naman yung mga kaibigan. Kung halimbawa po paahon yung daan, so pwede nyo po siyang i-manual mode, ano, kasi baka hindi kayanin ng drive lang. So pwede nyo siyang i-manual mode. So kung pababa naman po yung daan, so medyo pababa talaga yung kalsada, mga kaibigan, pwede po kayong mag-manual mode. So para lang po malesen yung pagpipress mo ng brake pedal, kasi mahirap po na mag-rely lang tayo sa brake, lalong-lalo na kung yung sitwasyon ay pababa ay sobrang haba, ano. So baka mag-overheat yung ating mga brake pads yan, yung mga preno natin. So kaya I recommend na pagka ganun po, lalong-lalo na kung loaded nga kayo, mas maganda kung i-manual mode ninyo siya. So ngayon, yun po yung mga sitwasyon na pwede lang na gamitin si manual mode. And then maganda rin po siya gamitin, lalong-lalo na kung yung kalsada ay madulas, yan. So makakatulong din po siya sa pag-reduce ng speed, ano? Dahil kung gagamit tayo ng preno lang, so lalong mag-i-skid yung sasakyan natin. So mas maganda kung naka-manual mode dyan dahil yung engine mismo ang pipigil sa speed niya. So yun po yung tinatawag na engine brake. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na nag-yellow yung daan. So mostly po ang mga sasakyan doon, pagka automatic, mayroon po yung manual mode. Dahil nga po sabi ko nga, nakakatulong po ang manual mode kung madulas yung daan. So ngayon, mga kaibigan, sa video po na to, ipapakita ko sa inyo yung tamang paggamit ng manual mode, yung selector dito. Ayan, so panoorin nyo po ito hanggang sa matapos dahil I'm sure na makakatulong ito sa inyo. Lalong-lalo na po dun sa mga beginner at nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive, mga kaibigan. So sabay-sabay natin panoorin ito, mga kaibigan. Ito po yung ating gear stick or gear selector, ano. So mapapansin nyo po, may park, ito yung park, ito yung reverse, neutral, and drive. Ayan. So ngayon, mapapansin nyo dito sa gilid, mayroong M, so which is ang ibig sabihin ay manual. Then may positive at negative. So ibig sabihin yan, magdadagdag ka ng gear, itutulak mo siya pataas. Then kung magbabawas ka naman gear, ibababa mo siya pababa. So ibababa mo lang yung gear selector. So ito, ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan. Sa dashboard natin, makikita nyo naman po dito, kapag ka naka-manual mode po kayo, makikita nyo dyan sa, dito sa ating dashboard na yan. So, ibig sabihin, may nakita kayong P. So, naka-park yung ating selector. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan. Ililipat natin ng gear yung selector. Ayan. So, ililipat natin ng drive. So, naka-drive siya, mga kaibigan. Ayan, sa letter D. So, ibig sabihin, dito siya. So, ang manual mode po kasi dito siya. Nakalagay. So, kung mapapansin nyo po sa dashboard natin, may letter D. So, ibig sabihin, naka-drive yan. Yung po yung normal na gear na ginagamit para automatic na mag-shift ang mga gear, no? Habang nagpe-press tayo ng gas pedal. So sabi ko nga, kung gusto mong gamitin si manual mode, lalong-lalo na doon sa mga sitwasyon ng mga kalsada na kailangan talagang gamitin, so ganito lang po yung, mga kaibigan. So itong gear stick na to, or gear selector na yan, or shifter na yan, so dadali nyo lang siya ng kaliwa. Ayan, so naka-manual mode na po siya, mga kaibigan. So automatic po, mga kaibigan, kapag ka nandito siya, galing ng drive, ayan, balik ko ulit. Pagka pre-press niyo siya pakaliwa, so automatic po, mga kaibigan, na naka gear 1 na siya, first gear, ayan, makita niyo po, ayan. So naka gear 1 na agad siya. So makikita niyo may letter M, so ibig sabihin manual mode 'yan. So ngayon, mga kaibigan, kung papa-underin na natin ang sasakyan natin, pag nag-press po tayo ng gas, mga kaibigan, so makikita po natin dito, ayan, yung RPM natin tataas 'yan pag nag-press tayo ng gas pedal. Ayan, yung pedal na po na 'yan.
Ayan, ito pong pedal na to. Ayan. So pag pronis po natin siya, so a-under po yung sasakyan natin. At the same time, yung RPM natin or tachometer, tataas yan. So ngayon, kailan tayo mag-change ng gear? So kung gusto natin mag-change ng gear, mga kaibigan, so antayin lang po natin na tumama yan ng 2,000 RPM. Tapos, tsaka natin ipe-press or itutulak yung gear stick na yan papunta sa unahan. Parang example lang to, mga kaibigan, parang ganito. Yan, kung halimbawa po lang, halimbawa, yung tachometer natin, no? Tumaas siya ng 2,000 RPM. So, itong gear stick na to, itulak natin siya ng isa. Kumbaga, sa ano, ipapunta yan sa positive. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng gear. So, itutulak natin siya ng isa. So, parang ganito po yung mga kaibigan. So, tulak. Then, makita nyo mga kaibigan, pag tinulak nyo yan, itong gear 1 na yan, magiging gear 2 yan. Makikita nyo yan sa dashboard natin, sa indicator natin. So, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan para mas maintindihan nyo ng mas malinaw, ano? So, tayo po ay magdadrive para mas makita nyo yung ating gear, no, na pumapasok. So, sa tuwing magtatama ng 2,000 RPM. So, sa nga pala mga kaibigan, itong sasakyan na to, itong Toyota Vios na to, hanggang gear 6 to kapag naka-manual mode siya, no? So, makikita natin dito, ubusin natin ang gear hanggang gear 6, ano? So, ipapakita ko sa inyo yung timing kung kailan kayong mag-shift. Ayan. So, kung magdadagdag kayo, itutulak ninyo pataas. And then, itong gear na to mga kaibigan, kapag ka-example, naka-gear 6 na kayo, naubos nyo na yung gear. Ayan, na-press nyo na siya hanggang gear 6. So, kapag ka nag-minor po kayo, no? Nagbagal kayo, nag-slow down kayo, tumapa kayo ng preno, then bumagal yung sasakyan ninyo, automatic po na nagbabawas na yung gear. So, hindi mo na kailangang ibaba yan. So, kasi po, pag once na nagbagal po ang sasakyan, so kusa po siyang nagbabawas ng gear. So, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan para mas malinaw, ano? So, ngayon, naka-manual mode tayo ngayon, ano? Makikita nyo po dito, naka-gear 1 po yan. So, ibababa ko yung handbrake natin. Ayan. So ngayon, pagka binitawan ko yung brake, a-under na po yung sasakyan natin. Kasi naka-gear 1 na siya. Naka-engage na yung gear 1. So bibitawan ko yung brake. Ayan. So papakita ko sa inyo kung ang pag-shift ng gear sa manual mode. Ayan. Okay. So yan, pansinin nyo po mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa highway. Ayan, kung mapapansin nyo po, almost 2,000 RPM na siya, ano? So, pwede na po tayo mag-shift ng gear. So, itutulak nyo pataas yan. Makita nyo po mga kaibigan, nasa gear 2 na siya. Ayan. So, so 2,000 RPM ulit mga kaibigan. Tulak ulit ng gear stick. So, makita nyo, gear 3 na siya mga kaibigan. So, ngayon, mag-gear 4 tayo. Ayan, 2,000 RPM ang ating tachometer. So, ang gagawin natin, bibitawan natin yung gas syempre, tapos tulak ng isa. So, yun po mga kaibigan, nasa gear 4 na siya. Ayan. So sabi ko nga, hanggang gear 6 ipapakita ko sa inyo. So ngayon, ayan, naka-stay siya sa 2,000 RPM. So itutulak ulit natin siya ng pataas. Tulak. Ayan. So gear 5 na siya mga kaibigan. Ayan. So ngayon, magi-gear 6 tayo. Naka 2,000 RPM naman siya. Make sure lang para nasa timing. So tulak ulit natin ng isa. Ayan. So pansinin niyo po mga kaibigan, gear 6 na siya. So, ganun lang po mga kaibigan ang paggamit ng manual mode. So, sabi ko nga mga kaibigan, ang manual mode ay hindi naman palaging ginagamit yan. Kasi po, pag naka-manual mode po kayo mga kaibigan, so, ang mangyayari po kasi, yung eco mode natin, hindi gumagana. So, ibig sabihin, mas magastos sa gas. Okay? Kasi naka-manual mode tayo, naka-gear talaga tayo, hindi automatic. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ayan, so, pag nag-minor ako, ayan, naka-gear 6 po yan. So, mag-minor po ako mga kaibigan, mag-press ako ng preno, ibig sabihin, magbabagal ako. So, automatic po siyang magbabawas ng gear. So, pansinin nyo po mga kaibigan, ayan, tatapak ako ng preno. Ayan, konti. So, pansinin nyo, nasa gear 5 na siya. At pabagal tayo ng pabagal, hindi ko ginagalaw yung gear stick natin. So, nasa gear 3 na siya, kasi mas mabagal na yung takbo natin. Ayan. So, bagalan ko pa po ng konti. Ayan, gear 2 na. Bumalik na siya ng gear 2. Hanggang po tayo ay mapahinto. Ayan, i-stop po natin. Kung mapapansin nyo po, babalik siya ng gear 1. Ayan. So, na hindi natin ginagalaw ng pababa or hindi tayo nagbabawas ng gear. So, nasa gear 1 siya ngayon bumalik. So, ngayon po mga kaibigan, naka-stop na po tayo ngayon. Ipapakita ko naman sa inyo
yung normal na ginagamit lang talaga mga kaibigan, which is yun na po yung drive nga, no? So dito, so ipapakita ko sa inyo na kapag ka naka-drive po, is gumagana yung eco mode. Kasi sabi ko kanina, kapag ka naka-manual mode po tayo, hindi po gumagana yung eco mode. Ibig sabihin, hindi tayo nakaka-save ng fuel, ng gas. So ipapakita ko sa inyo yung normal na drive, ano. So idalagay ko po dito sa drive. Ayan, nasa drive na po. So ngayon, kung mapapansin nyo po mga kaibigan, kung papaandarin natin ang sasakyan, ayan. So makikita nyo dito, hindi pa nagana yung eco mode. Ngayon, pagka pinander natin yung sasakyan, gumalaw na tayo, gagana po yung eco mode, ano? Kasi naka-normal drive po tayo. Pero pagka naka-manual mode po tayo, hindi po gumagana yung eco mode. Katulad kanina, ano? So wala kayong nakikitang eco mode doon kanina. So ngayon po mga kaibigan, paandarin natin ang sasakyan. Kung mapansin nyo, nag-press ako ng gas ngayon, umandar na tayo. So gumana po yung eco mode niya. Ayan, ito po yung eco mode niya nakalagay diyan. So eco, yan. So ibig sabihin niyan mga kaibigan, mas nakaka-save tayo ng fuel, ng gas kung tayo ay naka-normal na gear lang mga kaibigan, which is yun na po yung drive, no? So yon, so magi-stop po ulit tayo. So yun po mga kaibigan, sana po nakatulong sa inyo ang video na to, lalong-lalo na po doon sa mga new drivers at nag-aaral pa lamang mag-drive mga kaibigan. So yun po mga kaibigan, ang tamang paggamit ng manual mo. So para po dun sa mga naka-automatic na sasakyan, lalong lalo na po kung mga Toyota Vios, so ganun po yung tamang paggamit ng manual mode, ano? At sana po nakatulong sa inyo ang video na to, lalong lalo na po dun sa mga new drivers at nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive mga kaibigan. At para po dun sa mga viewers ko, no, at mga subscribers ko na outside the Philippines, lalong lalo na sa European countries, mayroon po tayong ino-offer na ultimate driving course na kung saan makakatulong po ito sa inyo at mas malaki ang chance na makapasa kayo at makakuha kayo ng driver license, lalong lalo na kung nandun kayo sa European countries. Bisitahin niyo po ang link na nandyan sa description box. At para naman po dun sa mga viewers ko dyan at mga subscribers ulit na nagtatanong, nagre-request, nagko-comments, nagpapagawa ng video sa mga tutorial natin sa driving, so mas maganda po na mag-member po kayo, kasi po pag-member po kayo, magkakaroon po kayo ng special badge, mas madali kong nababasa, nakikita ang inyong mga request. So nagagawa po kaagad natin ng video yan, nabibigyan natin ng priorities. So yan po mga kaibigan, ito po ang inyong driving instructor at lagi nagpapaalala sa inyo na ingat sa pagmamaneho.